Hello guys, tuturo ko ngayon kung paano gumawa ng online appointment gamit ang cellphone sa NBI. Kasi ngayon, hindi ka na pwede makakuha ng NBI kapag wala kang appointment. Maganda ngayon kasi sa alam ko, pagkakaalam ko, ng for travel abroad saka for local, eh mag-iba na. Multi-purpose na nakalagay doon sa NBI clearance. Multi-purpose clearance na. Kaysa ang kagandahan kasi pag sa cellphone ka gumawa, mag-check mo mabuti yung mga details. Kung may mali, may misspelling. Kaya pag kasi nagpapagawa ka sa mga computer shop, minsan nami-misspell yung kanyari, apelyido ng nanay mo, ganyan. Magkakaproblema, ganyan. Kaya maganda ng ikaw mismo mag-check o gumawa gamit itong cellphone. Kaya ngayon, turo ko sa inyo kung paano gumawa ng appointment online sa NBI. Basta may internet ka lang. So ako ngayon, naka-wifi, kaya medyo mabilis. Mabilis talaga siya. Saka, pag madaling araw kasi talaga mabilis. Ngayon, simulan na natin. Talang kayo sa Chrome, pinakamaganda talaga sa Chrome kasi license talaga yan. Ano. Hindi ko naman sinasabing hindi pwede sa ibang browser pero sa Chrome talaga pinakamaganda. Kasi license yan. Ano, eh. Hindi pang updated to pero pwede na. Basta sa Chrome. Punta lang kayo sa NBI. Type mo lang NBI. Nilalabas dyan, no? NBI clearance.nbi.gov.ph. Click mo yan. Yan. Tapos may lalabas na. Ganyan. Close mo lang. Yan. Mga kaibigan ko, ginagawan ko ng mga appointment ng libre. Kasi hindi naman sa pagkakuan, pero matulungin din ako sa mga kaibigan, sa mga close. Kaysa madugas pa sila. Malaki yung singil, magpapa-online appointment sila. Eh, kaya naman gawin. Kahit sa cellphone, basta may internet. Kaya ito. Kung may old, hindi nakalagay dito, do you have an old NBI clearance? Pag meron, fill up mo yan. First name, surname, birth date, yung old NBI ID number. Tapos proceed. Pero, karamihan, pares lang naman kasi kung renew or ano. Pero focus tayo sa gagawa pa lang, panibago. Yan, no natin. Tapos lalabas dyan, select gender. Kung male ka, o female, o male, lagay natin. Civil status, single, birth date, kunyari lang, April, 4, ganyan, o kaya, ano ka kung ano ka, 1987 ka. Yung first name, kunyari, Juan de la Cruz. Ay, Juan. De la Cruz. Kunyari, middle name ko is Stella. Tapos, apelido ko ay Cruz. Ganyan. Tapos ito, delete natin yan kasi naisisave yan ng kusa pag sa Chrome kasi. Nangyari. Email address mo. Pili ka. Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Juan de la Cruz.
05566 at gmail.com. Tapos password, bahala na kayo. Kunyari, ganyan ulit. Bahala na kayo. 1. Tapos I accept. Agree. Sign up. Tapos, check nyo mabuti kung tama. Pag tama, yes nyo. Yan, you have successfully registered, nakalagay. Tapos punta ka rito. Yung nilagay nating username. Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. 05566@gmail.com. Password. Nilagay natin kanina. Sign in kayo. Ayan na. Nakalagay dyan kung save or ano. Para kung... Kasi sa Chrome itong kagandahan niya. Kasi save yung password. Kasi pag nalimutan mo yung password, yun nga, minsan madali, mahirap alaman yung password kasi dito sa Chrome, sinisave niya yung password mo. Pero ako, hindi ko naman kailangan to out. Example lang naman, kaya never. Yan, dito mo pipilapan yung mga kulang. Nyari, middle name, nyari, Cabaltera, yung nickname, kahit hindi na, optional, basta nakalagay na optional, kahit hindi na yan. Yan, birthplace, o kahit ano, pwede mong sulat yan. Pilipino yan, siyempre Pilipino tayo. Tapos ito, yung lugar yan, kung saan ka nakatira. Siyempre, yung ano mo, presence address. O kaya permanent, kung ano yung nakalagay sa ID mo. Nangyari, Longapo, Zambales. Mobile number. Kahit ano. Family background. Father name. Yari. Juan de la Cruz. De la Cruz. Second. 2. Yan. Hula-hula lang. Kasi sample lang naman eh. Mga ano yan. Kaya nag-appear na yung ano ko. Mga nakaraang kong ginawan ng NPI yan. Mga yan. Nang libre. Sa mga kaibigan. Nagpapatulong kasi hindi na alam yung mga ganyan-ganyan. Online-online. Educational treatment, kung high school or college, vocational. Kung high school, pila pa nyo high school. Occupation. Wala naman tayong occupation ngayon dahil ano, gumagawa tayo NBI o kang ano man yan. Kung meron, di lang yun. Ako wala. Nan lang, lagay mo. Catholic o kahit ano, kung anong kanyo, religion nyo, height, 173, kahit ano, example lang naman, yan, optional, basta may nakalagay na optional, hindi mo na kailangan kunin yan. Ito, kailangan mo yung mga walang nakalagay na optional.
Fair. Kayo monkey. Fair. Kung maitim ka, maputi, yellow, brown, red. Yan. Ang tapos na, 7 formation. Oh, the father, pag may alam, the father name may only contain, ano, the father name, bawal daw ang may number. Cruiser, yan, apelido niya. Hindi pala pwede. Kailangan nga apelido mo. Ito na lang. Yan, na double A yung father. Yan, save information. The father birthplace. May mali sa birthplace. Bawal din ang may comma. Kailangan space lang. Ganyan. Dito. Yan. Yan. Profile successfully save. Tapos pag guys na, click nyo tong apply for clearance. Yan. Yung ID presented, kung humid o kahit ano, o voters or marriage, postal, ganyan. Tayo nyo dyan kung ano yun. Basta one lang. Pero mas maganda, pumunta kayo NBA, may dala kayo may extra. Pag okay na, I agree. Yan. English or Tagalog, bahala kayong. Thank you, nakalagay. Yan. Ito naman, maglalagay kayo ng NBI. Kung anong branch kayo pupunta ang appointment mo. Kung taga-Olongga po ka, syempre, yung malapit sa lugar nyo. Kaya, kailangan, lagay mong branch dyan. Olongga po. Olo. Kaya nag-appear na kagad siya. Ay, wala pa. Ayun. Olongga po. Yan, Kantiaki, Lane Upper Calaclang, Olongga po City. Ayun mo dyan. Alangang tag-Olongga po ka. Ang lalagay mong appointment mo sa Manila. Mamasahe ka pa. Siyempre, yung pinakamalapit na NBI. Tapos yung kung kailan ka free. Kanyari, February 11 ngayon. February 12 bukas, hindi ka available. Sa 14 ka pa available, time pupuntaan ka. Pwede ka mamili, AM or PM ka pupunta, hapon o umaga. Pero dapat maaga ka. Kasi minsan, marami talaga ang nag-apply NBI. Yan, February 14. Yan, check mo yan. Click mo. Tapos, pag okay na, yan, nakalagay dito. 130 multi-purpose clearance. Yan. 130 ang bayad talaga ng ABI ngayon. Iba pa yung service. Ayan, additional fee of 25 pesos to use sa e-payment services. Pag sa ano ka na, pwede namang ano eh. Ang may papakita ko sa inyo pagtapos na. Sakali. Kung sakali sa bayad center, sa LBC, bayad center yan. Gusto nyo ito magbayad ng 130, pero hindi lang 130 yung papaliwanag ko sa inyo mamaya. 130 talaga original price ng NBI. Pero minsan, may ano sila siyempre. Sa LBC, magiging 155 or 170, pero hindi ko pa na-try dyan eh. Puro kasi sa 7-Eleven. Ako nagka sa ano ko sila, sa ginagawang ko lahat sila, sa mga ginagawang ko. Sa 7-Eleven ko lahat sila pinapapunta pag nagawang ko sila. Ito, once you click receive payment, will open your reference number, go to your 7-Eleven branch, pay using your reference number. Proceed. Ayan na. Additional fee of time to use this. Ayan na. Ending appointment mo. February 14 sa Olongga po. Yan. Kailangan, may expiration yan. Kailangan, bago mag-March 1, nukan mo na yan. Yan, okay mo.
Ito lang sinasabi ko sa yung reference number na ipapakita mo sa NBI. O ipapill up mo dun sa 7-Eleven or sa 7-Eleven lang to. Hindi to gagana sa LBC kasi 7-Eleven yung pinill up mo. Ito siya accept. Siya, check ko siya. Ito yung sa transaction mo. Yan siya. Nakalagay dyan pending kasi hindi mo pa nabayaran. Pero pwede namang, kung ayaw mo naman ng maistorbo, gusto mo na dumiretso agad ng NBI, pwede naman, punta ka, pero dadaan ka sa cashier, step 1. Papakita mo lang to, pwede ka naman magsulat, magsulat lang sa papel. Itong reference number na to, reference ano to, papakita mo lang sa kanila. Sa cashier. Tapos yun, magbibigay ka ng 130 yung nakalagay doon, yung original price. Pero kung ayaw mo maistorbo, gusto mo na kagad sa step 2 kagad, tuwag na sa cashier, punta kayo sa 7-Eleven. Meron doon, sa amin kasi, laging ganun, alam ko kahit sa 7-Eleven may ganun eh. Yung sa may 7-Eleven, may ATM machine, sa tabi niya, may parang ATM machine pero hindi yun. Parang ano yun eh. Parang bite center o kaya remittance yata. O ano. Sa quick or click. Hindi ko matandaan. Basta ganun. Tulog ganun. Tapos baka kalagay. Pwede ka naman patuloy sa guard kung paano po magbayad ng NBI. Papaturo. Tuturuan ka naman ng guard eh. Nalagay mo yung hindi kasi eksaktong 130 ang ibabayad mo doon ang ilalagay mong price magiging 170 kasi meron silang charge. May charge siyang 7-Eleven. 130 minus 170 may 40. 40 na charge yata. Kaya umabot ng ano. 155 yun eh kasi may pag ikaw mismo nag-online. Gusto makatipid tas willing ka naman maghintay sa NBI ka na lang. Magbayad 130 lang. Kaya lang, pupunta ka pa na step 1. Pipila ka pa step 1. Imbis na pupunta ka na ng step 2. Kaya maganda. Magbayad ka na lang sa 7-Eleven. Paturo ka sa guard. Punta ka, pag nakaturuan ka na ng guard, magpiprint yun ng resibo. Yung resibo na yun, bibigay mo dun sa cashier ng 7-Eleven. Para ibigay niya sa iyo. Ibigay mo sa kanya. Magbabayad ka ng 170. 'Yun, pag nagagawa ka bayad ka na. Pupunta ipapakita mo 'yun doon sa cashier na bayad ka na. Ibig sabihin, skip mo na 'yung step 1. Step 2 to ka na agad, verification na agad. Picture picture ka na agad, print print.